Akala ko dati, magic yung ATM. Kasi, parang hindi naubusan ng pera. Yun pala, binubuksan yon para lagyan ng pera. And how did you know that? Turo ni tatay. At super proud ako kay tatay kasi ATM service technician ang tatay ko. His father just an ATM cash loader. Ew! Hindi ah. Pero alam niya kung paano maglagay ng pera sa ATM kasi nag-ayos siya ng ATM kapag may sira. Sabi ng tatay ko, yung pera na kukuha ng mga tao sa ATM galing sa bangko yon. Sa bangko kasi pinapadaan ang mga sweldo ng mga nagtatrabaho. Dito rin nilalagay ng mga negosyante at iba pang mga tao ang mga pera nila. Para maipon at dumami pa, para man makuha uli ang pera nila sa bangko, pwede nila ito kunin sa ATM. Ang madalas nang lalagay ng mga pera sa ATM ay tinatawag na roving teller. Wow! Very good, Bobby! Napakarami mong natutunan sa work ng tatay mo. Yes po, ma'am. Si tatay po ang pinakamagaling sa work nila. That's nice! Palakpakan natin siya, class! Anak, kamusta ang reporting mo? Ayos na ayos, tay. Naintindihan naman ba nila? Opo, tay. Nakaliwanag ko po ng mabuti. Ang galing ng anak ko, ah. Ayos. Luto ng tilapia. Leia, anak, tara na dito. Kakain na. Bye po, nay. Sandali lang po. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi, gusto ko, Chef. Pasensya na mga anak. Bukas pa kasi ang sweldo ng tatay. Naubos na rin kasi yung mga stocks na pinamili ng nanay niyo. Ah, sige, ganito na lang. I-check mo ang ref, baka may mga leftover pa tayo dyan. Wala, nanay. Ganun ba? Ay, alam ko po, meron pa tayong tirang noodles na stock. Ah, sige. Kumuha ka ng noodles. Lutuin mo para may pantagay sa ulam natin. Ayos! Pritong tilapia at noodles! Perfect! Anak, Leia, pagbuksan mo nga yung kumakatok. Sige po tayo, sandali lang po. Sino po sila? Mrs. Villamore? Para kanino po? Nandiyan ba si Mr. Magsikap? Ah, sige, wait lang po. Si Boss! Anak naman, bakit ka mo pinagbuksan? Ay, Boss, kayo po pala. Magandang gabi po. Ang magandang gabi. Masok po. Ah, Boss, asawa ko po pala. Si Ruth. Mamahal. Boss ko, si Miss Villamore. Po, magandang gabi po. Napabisita po kayo. Oh, yes. You know naman, naghihigpit sa company. At kailangang ma-check ang mga employees. Ano po yun? Ah, bibisitahin ko lang si Mr. Magsika. Ah, Remy na lang po, boss. Ah, kumain na po ba kayo? Hindi pa nga eh. Pero, mukhang masarap yung ulam mo. Sige po, tara po. Kain po. Dito mo na yun! Salamat. Oh, mukhang tapos na yata kayong kumain dahil iisa na lang ang tilapia. Siya nga pala rin. Meron akong dapat na i-discuss sa'yo na sensitive na tao. Okay po, ma'am. Would you mind? Yeah. Dito na!
Aalis na daw si boss. Ah, okay lang ba sila? Ah, opo, okay lang po sila. Medyo masama lang po yung yung pakiramdam po nila. Salamat po sa pagbisita. Thanks for the dinner, Rem. Salamat po. Ingat po kayo. Pasensya na, mga anak. Leia, lutuin mo na yung noodles para may hapunan tayo. Nay, bakit hindi niyo po sinabi kay Miss Villamore na hindi pa tayo kumakain? Di ba sabi ni tatay, honesty is the best policy? Eh, kasi anak, minsan dapat huwag mapagbigay din tayo sa ibang tao. Tama naman ang nanay, anak. Ay kisama na lang natin sa bisita yun. Ang mahalaga ay meron pa rin naman tayong makakain. Kahit na inubos niya na yung tilapia natin. Eh, ano palang napag-usapan niyo ni Mrs. Villamore? Eh, oo nga pala. Good news! Iti-training na daw ako sa cash replenishment. Maglalagay na rin ako ng pera sa ATM. Talaga, tay? Oo, anak. Promotion yun kay tatay. Kaya dapat pakisamahan natin si Mrs. Villamore, ha? Opo. Pakainin po uli natin ang pritong tilapia si Mrs. Villamore. Babay mo na. Mamaya na, mamaya na. Good morning po, ma'am. Good morning, Remy. You may sit. Salamat po. Well, congratulations, Remy. You have an idea naman sa mga gagawin mo. 1 week lang ang magiging training mo. So, if you can handle it well, saka na lang kita ipopromote officially sa cash replenishment team. Hindi ka na basta ATM technician. Kaya mo ba? Opo. Kaya po. Meaning, tataas ng salary mo. And with better pay, comes greater responsibility, and I expect you na iingatan mo at pagbubutihan mo ang trabaho mo, Remy. Opo, ma'am. Makakaasa po kayo. Good. Start na ng training mo ngayon. At sasama ka na ng outsource robbing teller natin. May sinaplay lang sila mo. ATM kanina. At mukhang pabalik na sila. Sige po, ma'am. Aantayin ko po sila. Remy, you have a lovely family. And alam ko kung kailangan na kailangan mo itong trabaho nito. Salamat po, ma'am. Tilapia na naman. Bobby, how about everything with luncheon meat? A Hungarian sausage. Diba? Your father's an ATM technician. Why are you running off of money? You can even buy expensive food. Vian, what are you saying? Kitang-kita na nang babuli ka na naman. Come on, say sorry.
Why should I, Kuya? Ew! Tapos na ba kaya kumain? Ate Leia? Bien. Ate Leia? Okay ka lang? Sorry sa sinabi ni Bien. By the way, I'm Kevin. Kapatid nga pala ako ng bully na yun. Bobby po. Siya naman po si Ate Leia. Leia. Hi. Bobby, can you do me a favor? Pagpasensya mo na sa Vian na may pagkapalat lang talaga yung isang yun. But don't worry, iba ako sa kanya. Kuya, masama po ba kung favorite lang yung tilapia? Yung tilapia? ay, teka nga, nag-uusap pa kami ng kapatid ko eh. Tara nga dito, Bobby. Yung tilapia. Oh, tara, nitag, sandika, tara, tara, tara! Oh, tara, bilis pa kayo! Bayad. Bayad. Bayad na ako. Sukli na lang. Sukli. Bayad. Bilis! Yan na yung paglokon. Oo. Bayad. Uy, bilis. Bayad. Sukli na lang. Magkano? Bayad. Wala ka bang bariya? 1,000 aga-aga. May na. Pang peke ah. Peke. Manong pinaglolokong ba ako? Peke yung pera mo eh. Peke! Papawit ka naman sa ATM to. Paano magiging peke to? Palitan mo yan ang totoo. Bulok na yung mga linyahan mo eh. Siya, sampok. Babalikan kita, marang taong trabaho. Piki daw yung binayad nung pasayro. Grabe naman. Oo, piki daw. Talaga salit sa lipunan. Alam mo, kaya nagkalat na yung mga pera dito sa Pilipinas, ng mga piki. Tama na. Masarap. Uy, masarap yung mali mo. Bilis! 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 Uy, bag mo! Babayad ka pa ng piki. Nakakita ka na ba ng ganito? Sakto lang po. Oh. Kung pwede lang, no? Pero hindi natin gagawin yon.
Yari, boss. Sira? Opo eh. Nasira po. Sandali lang po. Ayusin ko lang po ah. Teka, peke ito ah. Bobby, ano, okay ka lang? Huwag mo nang papansinin yung mga yun ha, iwasan mo na sila. Ganun kasi yung mga bully na yun, walang ibang alam na gawin sa buhay. Ate, masama mo kung ATM technician lang si tatay? Hindi, di ba nga mapopromote pa siya? Opo. Oh, eh di ibig sabihin, bless si tatay, bless tayo. Tandaan mo, Bobby ha, hindi masamang maging ATM technician. Eh bakit nila pinagtatawanan yung work ni tatay? Siguro kasi naiinggit sila kasi meron kang isang bagay na wala sa kanila. Ganun ba? Hmm. Ate, masama mangopya? Bakit? Nangopya ka ano? Hindi ah, si Lavin yun. Tatandaan mo, Bobby ha? Yun ang wag na wag mong gagawin. Masama yun. Hindi yun honest. Kung hindi sila honest, bakit blessed pa rin sila? Bakit nakukuha nila yung gusto nila? Bakit sila yung nagtatap sa section namin? Bakit nakakaan sila ng mas masarap na pagkain at mamahaling pagkain? Leia, Bobby, ingat. Stop, Mr. Magsikap! Di ba I told you whatever happens, gawin mo ang trabaho mo? May sinabihan ka bang iba about this problem? Wala po, ma'am. Kayo lang. Nakakasiguro ka? Ang aga-aga na nga natin umuwi. Puro work pa rin si mami. Okay lang yan. Please work from home, ma'am. Kahit na. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Or you can lose your job! Anak, halika na. Kain na tayo. Kamusta ang bunso ko? May problema ba, anak? Tay, honest pa rin ba kung nagpakopya ako sa exam? Naku, anak. Ang pangungopya at nagpapakopya, parehong hindi honest yun. Pero tay, paano pag wala na po ang choice? Paano naman walang choice? Pag nagpakopya ako sa exam, hindi ako honest. Pag hindi naman ako nagpakopya sa exam, bubulihin nila ako sa school. Bobby, lahat ng gawin natin, may nakakita man o wala, mabuti man o masama, eh may katumbas na resulta. Kapag gumawa ka ng mabuti, mabuti rin ang resulta. Eh kung gumawa ka naman ng masama, masama rin ang resulta. Bakit pa yung mga classmate ko, sila nang hindi yung honest, pero sila pa yung nasa top 10 lagi? Pwede mangyari yun, nak. Pero sa tingin mo ba, mabuting bagay ang mangyayari sa kanila? Hindi po. Baka po mapagalitan sila? Di ba mapapahamak sila? Siguro hindi pa ngayon. Pero sigurado mangyayari yun pag hindi sila nagbago. Kaya huwag mo silang gagayahin, ha? Opo, tay. Di ba, nak, tinuturo din sa pagsamba, pag mas honest ka sa Panginoong Diyos, magiging karapat-dapat ang pagsamba mo sa Kanya. Opo. Doon ka mapapabuti, anak. Tay, salamat po ah. Eh, ikaw, tay. Ano pong problema niyo? Ha? Mukha bang may problema si tatay?
Kanina po, yung inaabangan po kita, umuwi. Nakita po kita sa labas ng bintana, parang mainisip po kayong problema. Anak, pag hindi na ba ATM technician si tatay, proud ka pa rin ba sa akin? Siyempre naman, Tay. Talaga? Tay, kaya nagpuntabahan niyo. Masabihan niyo. Pwede mo po ako kasiyapin natin. Salamat. Ano yan? Magandang gabi po. Oh, bakit? Pensya na po, ma'am. Hindi ko na po kayo naabutan sa opisina. Kaya nagpunta na po ako sa bahay nyo. Alam mo namang work from home ako pagka ganitong weekend. Pensya na, ma'am. May sasabihin lang po sana ako sa inyong importante. Oh, sige. Yaya! Papasukin mo nga yung bisita ko. Pasok! Ma'am, resignation letter ko po. Ha? Pumunta-punta ka dito ng ganitong oras para lang mag-resign? I won't accept it, Remy! Pero ma'am, hindi ko na po kaya magtrabaho ng ganito. Masisira po ang integridad ko. Hindi ko na po kayong pangatawanan. Stop, Remy! Pero ma'am... Mupo ka nga! I know! Ginawa mo ba yung trabaho mo kahapon? Opo. Pero hindi ko po sinama yung fake bills. Pasensya na po, hindi ko po talaga kaya. As expected of you. In short, wala akong ginawang masama, right? Opo. Pero sabi niyo, pag di ko po ginawa. Alam ko na may nag-i-insert ng fake bills sa ating cash flow. And that's the main reason kaya kita nilagay sa cash replenishment. Yung taong pinalitan mo was our primary suspect. Kaya ito, kaka-forward lang sa atin ng CCTV na to. Teka. Siya po yung outsource nating roving teller? We suspected na siya talagang nag-i-inject ng fake bills sa ating cash replenishment. Kaya iniisip ko na dapat may in-house na sasama at magiging witness on this crime. I'm right. And we need your help, Remy, para makapag-file ng warrant of arrest. Sige po, ma'am. Mag-witness po ako. Thank you. At hindi ako nagkamali sa pag-promote sa'yo, Remy. Salamat po, Ma'am Villamor. Salamat po sa pagtitiwala. And now,
Umuwi ka na, bukas, report to my office, and do your job. Noon, pinatilihin mo kung laging tapat ang aming buong sambahayan. Wala po sa aming mga magulang upang kami ay maging karapat-dapat at epektibo sa pagtuturo sa aming mga anak na wasto, masigla at katampatang pagsamba sa iyo. Samantala, isang empleyado ng bangko sa Quezon City inaresto matapos itong mahuli sa CCTV na nag-i-inject di umano ng mga fake money sa mga ATM. Agad naman itong inaksyonan ng mga otoridad at niraid ang printing press kung saan nililimbag ang libo-libo ng mga peking pera. Kasalukuyan na sa kustodya ng mga otoridad ang nasabing lalaki para imbestigahan at matukoy ang iba pang kasabwat sa fake money scheme na ito. Na dapat mong taglayin para panatag na ako, mga paa ko may pagpantayin.